Gaano ka bang kulit o ka-persistent sa iyong panalangin? Patuloy ka bang nagdarasal kahit matagal o tila tahimik at walang sagot ang Diyos sa iyong kahilingan? Magandang buhay, mga kapanalig! Dakilain ang Diyos nating butihin. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng salita ng Diyos. Pakinggan na natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 5 hanggang 13. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo, at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi, 'Kaibigan, pahiram nga ng 3 pirasong tinapa dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.' At sasagutin ka siguro ng nasa loob, 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami mga bata. Hindi na ako maaring tumayo upang bigyan ka.' Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa iyong pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihiling nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya." Magandang araw, mga kapanalig. Salamat at dininig ng Diyos ang aking dasal. Matagal ko nang ipinagdarasal ito. Tila tahimik ang Diyos sa aking panalangin. Ilan lamang ito sa mga reaksyon natin sa ating mga panalangin. Bilang mga anak ng Diyos, alam natin na mahalaga para sa atin ang magdasal, ang manalangin, dahil nangangahulugan ito ng ating dependence sa Puong may kapal. Kaya naman, kahit na sa tingin natin ang tagal at tila walang kasagutan ang Diyos sa ating mga kahilingan, huwag tayong panghinaan ng loob. Dapat na maging malinaw sa atin na hindi lahat ng ating hinihingi ibibigay ng Diyos. Dahil posibleng may hinihingi tayo na hindi naman talaga natin kailangan o kaya hindi makabubuti sa atin. Maaaring ang ibigay sa iyo ng Diyos, hindi mo gusto, pero alam ng Diyos na iyon ang makabubuti para sa iyo. Posible din na maghintay pa ang sagot niya. Dito, sinusubukan tayo ng Diyos ng ating katapatan at katatagan na maghintay. Mga kapanalig, ang resulta ng ating pagdarasal ay wala sa ating mga kamay, pero nakakasiguro tayo na ang Diyos ay butihin at walang makakatumbas sa kaniyang kabutihan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May tuwa, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Pero sa bawat yugto ng ating buhay, laging nandiriyan ang Panginoong Jesus at mahal na Birheng Maria na umaakay, gumagabay at nagpapalakas sa ating pagtahak sa landas
patungo sa Diyos Ama